Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang mabuo. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 17, 2021. Kung mapapansin nyo nga po, ano yung minomonitor nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito nga po ay may posibilidad na pumasok ano bukas nga po dito sa ating bansa. At ito nga po ano, sa ngayon medyo mababa po yung tsansa na maging isang ganap na bagyo, pero hindi po natin i-rule out yung posibilidad na ito ay maging isang ganap na tropical depression. Kung mapapansin nga po natin, no, ang posibleng direction po nito ay papuntang eastern section ng Bicol. Sa ngayon po ay nasa eastern section siya ng Visayas at ito po yung ating imomonitor. Makikita naman natin ano, yung, mga cloud, yung cloud cluster dito po sa may Sulusi na nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng Palawan. At umiiral pa rin sa atin ano, yung northeast monsoon at nakaka-apekto yan sa extreme northern Luzon. Magiging maganda naman po ang ilang bahagi ng ating bansa. Tignan natin yung ating satellite image para nga po dito sa mga lugar kung saan na uulanin. Makita nga po natin sa ating satellite image na magiging maganda po ang lagay ng ating panahon dito sa may malaking bahagi ng Metro Manila. At sa extreme northern Luzon, makakaranas lamang po tayo ng mga pulupulong pag-ulan o yung isolated rain shower. Dito naman po sa may Bicol Region, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon at magiging dito po sa may Mindoro. Pagdating sa may Visayas, makakaranas po tayo dyan ng isolated rain shower at lalo po dito sa may area ng Roa City at ng Cebu. Pagdating naman po dito sa atin sa may Mindanao, ay magiging maganda rin po ang lagay ng panahon maliban lamang po no, dito sa may Zamboanga City. At may nakikita po natin, no? May posibilidad na makaranas ng malalakas na pag-ulan. Pusod nga po yan, itong isang cloud cluster na nagpapaulan ngayon dito sa may Puerto Princesa, Palawan. At iba'y pag-ingat sa ating mga kababayan sa may Palawan ano, na nakakaranas ng matinding pag-ulan sa ngayon. Posible nga po yung pagguho ng lupa at yung pagba. Kaya iba'y pag-ingat sa ating mga kababayan sa Palawan. At kung mapapansin nga po natin, ano? Andito po yung kaulapan sa labas nitong ating minomonitor na low pressure area. Check natin yung ating advanced weather forecast. Ano? By November 18, ito nga po ay posibleng nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. And pagdating po ng November 19, kung mapapansin nga po natin, ano, ito nga po ay isang low pressure area pa rin by Saturday, November 20. Ito nga po ay aangat dito sa may eastern section ng Bicol. At dahil nga po noon, makikita natin may iba dito sa ating shoreline ay magkakaroon ng dalawang low pressure area na posibleng humatak o magpahina dito sa nasabing low pressure area. By Sunday, November 21, makita natin ano na ito nga po ay may posibilidad din na malusaw din agad. By November 22, papansin nga po natin na tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan. November 23, lalakas muli ang ating amihan at magpapaulan po yung ating shoreline sa malaking bahagi ng extreme northern Luzon at yung ating easterlies ay magpapaulan naman dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon. Again, inuulit natin, ano, ito pong ating advanced weather forecast ay possible scenario pa lamang at malaki pa po ang chance na magbago ito. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga po sa minomonitor natin ang mga weather system sa labas-labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.